Ako si Kapitan Karyaw. Ako ang punong barangay dito. Wala akong sinasanto. Kung sino man ang lalabag sa batas, heh, ipapahuli ko sa mga matatapang na sibiyo ko. Ay, Kapitan, Kapitan, may nagwawala sa tindahan ni Aling Angiling. Heh, eh ano pang ginagawa niya? Huliin niyo at bugbugin niyo. Ay, hindi pwede, Kapitan. Eh, bakit naman hindi pwede? Sino ba yung nagwawala? Asawa niyo, Kapitan. Kapitan Karyo! Mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines! Mga mahal naming tagapakinig, narito na ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Bakuna sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Ah, Kagawa Dasyong, may pila na. Bago mag-umpisa, magsalita ka muna sa publiko para alam nilang lahat na talagang mag-uumpisa na ang pagbabakuna, no? Ay, sige, sige. Akin lang nga yung mikropono, Kagawa Dry. Akin na. Hello, mic testing. Hello, mic test. Mga kababayan ko, tumahimik muna kayo at sisimulan na natin ang pagbabakuna para malayo tayong lahat sa sakit na COVID-19. Ito po ay mula sa proyekto naming grupo na mga kasama ko sa line-up sa darating na halalan. Eh, sige na mga kasama, magpabakuna kayong lahat para malayo kayo sa sakit na yan. Itigilin! Sige! Kapitan Karyong! Kap, bakit mo kami pinipigilan sa aming proyekto? Para sa kapakanan ng barangay natin itong iniisip namin. Bakit mo pinipigilan? Bakit mo kami pinipigilan, no? Mayroon lang ba na para maligtas kami sa komunidad? Para maligtas kami sa komunidad? Ikuan, mga kabarangay, ka. Ang kaligtasan ninyo ang iniisip ko kasi hindi natin alam kung totoong ligtas kayo sa bakunang yan. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa mga doktor na nandito ngayon, ha? Ayan o! Oh. Tignan mo sila, Kapitan! Kwan, kasi dapat sana ipinalam nyo muna siya. Wala na parami pagsatsat, Kapitan! Huwag mo na nga kaming pakialaman sa naisipan naming proyekto. Ha! Mag-isip ka rin ang ibang proyekto at hindi ka rin namin pakikialaman. Naintindihan mo, Kapitan! Ay, sige, tuloy ang bakuna. Oh, Kulasa. Kumusta ang pagpunta ni Kapitan doon sa covered court? Napigilan ba niya ang sinisigawang bakuna nila Kagawad Asyong? Ay, hindi pining. Nagalit tuloy yung matao kay Kapitan. Hindi ba nila pinakinggan si Kapitan kung bakit niya sila pinipigilan? Hindi na pining. Galit na galit nga sila nang narinig nilang pinipigilan ni Kapitan ang pagbabakuna. Paano yun? Di marami na ang nabakunahan? Ay, talagang marami na. Pero, may naisip din si Kapitan. Anong naisip niya? Sabi niya, pupunta siya ngayon sa Rural Health Center. Kakausapin niya sila para magsagawa sila ng bakunang ng anti-pneumonia. Ha?
Buti kung may magpapabakuna pa ng ganun. Ay, susubukan lang ni Kapitan. Kung walang pupuntang magpapabakuna, di tayo ang magpabakuna. Oh, ayan. Ha! Tuwang-tuwa ang mga tao sa ginawa natin. Panay ang pasasalamat nila. At nangako silang ako raw ang susuportahan nilang kapitan sa darating na halalan. Ay, kagawad. Narinig ko rin na yan ang pinag-uusapan nila. Talagang mabangong-mabango na ang pangalan mo, kagawad. Ay, wala ka nang kakabakaba sa susunod na halalan. Ay, matutupad na rin ang pangarap mong magiging punong barangay. Ay, siyempre. Oo, Aling Pilang. Ay, alam mo ba, Aling Pilang, kahit tagal kong pinangarap ito. At ngayon, matutupad na ito. Kasama ko kayo ni Bunjeng sa tagumpay kong ito. Kaya, dapat pagbutihin ninyo ang pagmamaman, ha? Kung may nalaman kayo na diskarte ni Kapitan Karyong, aba, huwag kayong mag-atubiling sabihin na sa akin agad para mapaghandaan. Ha? At hindi na mahadlangan pa. At isa pa, hindi na makaporma si Kapitan. Ako na ang tatanghaling barangay kapitan, Aling Pilang. Oh, kagawa. Umasa ka. Hindi ka namin pababayaan. Eh, ipaglalaban ka namin ng patayan. Yan, gusto kong kasama. Roy? Hmm. Tulog ka na ba? Shirley, pagod na ako. Nakatatlong raw na tayo. Ha? Bukas naman ulit. Ha? Tarantado. Ah. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Eh, ano bang sasabihin mo? Hinaantok na ako. Napagod ako sa tatlong raw natin eh. Roy? Hmm. Parang naawa ako kay Kapitan. Ha? Yan na naman bang pag-uusapan natin? Oo, Roy. Nakokonsensya kasi ako eh. Mabuti naman siyang tao, diba? Mabuti sa atin. Mabait pa, kamo? Oo, mabait. Pero teka, huh? Parang may nahahalata ako sa'yo. Ano naman yung sinasabi mong nahahalata mo sa akin, ha, Roy? Eh, type mo yata si Kapitan eh. Pa, naku Roy, ano ba yung pinagsasabi mo? Kinikilabutan ako! Eh, bakit hindi mo siya makalimutan? Sabi mo nakukonsensya ka. Siguro, may pagtingin ka sa kanya, no? Ha? Sampalin kita dyan eh. Kung ano-anong pumapasok sa isip mo. Ay, sige, ganito na lang. Para hindi ako manghinala na may pagtingin ka sa kanya. Eh, huwag na natin siyang pag-usapan. Okay ba? Okay. Sinabi mo eh. Ay, talaga yatang hindi kaya ng konsensya ko. Ano kaya ang gagawin ko? Tuwing nagkakasalubong kami ni Kapitan, hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Ay, ano kaya ang mabuting gawin ko? Ano kaya?
napakasaklap naman ng ginawa ng mga kasamaan ko sa akin. Hindi iwan ako sa ere. Pinagkaisaan nila ka. Eh, lalo na itong Roy na ito. Napuit lang na Kagawad dahil namatay si Kagawad Duraw. Lumaki na agad ang ulo. Diba na? Kung yan nang alam mong mabuti para sa'yo, eh, pababayaan kita. Kapitan! Sisle, nakasuot ng anggipis ni Pes. Nakaw, bakat na bakat ang hubog ng kanyang katawan. Kap, pwede pa kitang makausap sandali? Kwan, sige Sisle, baka makita tayo ng asawa mo. Isarado na lang natin itong pinto para hindi tayo makita. Sinasado mo ang pinto? Kapitan, huwag kayong mag-alala. Hindi basta-basta magigising yun. Nakatatlong round kami. Kaya, pagod na pagod siya. Kaya, sasamantalin natin ang pagkakataong ito. Sila! Teka, wala sa tabi ko si Shirley, ha? Saan kaya nagpunta yun? Makabangon nga. Shirley, nasaan ka? Saan kaya nagpunta yun? Shirley! Roy, hindi ka pala natutulog. Natutulog na po ako. Kaya lang, hinahanap ko si Shirley. Nakita niyo ba siyang lumabas? Ay, hindi ko naman napansin. Eh, saan kaya nagpuntang babaeng yun? Kakaindip ko lang eh. Nawala agad sa tabi ko. Sandali lang. Si Kapitan, umalis ba siya? Hindi naman. Nandyan lang sa kwarto. Nakita ko kaninang umiinom ng alak. Oh, ganun ba? Baka... hindi naman sana totoo ang hinala ko. Ha? Anong hinala mo, Roy? Baka nandyan si Shirley. Ha? Ano ka mo? Teka. Sandali. Kakatukin ko ang pinto. Kalong! Kalong! Buksan mo nga itong pinto. Kalong! Buksan mo nga itong pinto, sabi! Karyo! May kasama ka ba dyan? Buksan mo. Dito na lang ako sa bintana dadaan. Ikaw pa na yung dumaan dyan. Sige na. Sige. Buksan ko na. Opo, Kapitan. Basta yung napag-usapan natin, ha? Wala akong kasalanan dyan. Sige na. Lumabas ka na dyan sa bintana. Bilisan mo. Lumabas opo, ka kap. Dyan. Opo. Nakaw, salamat. Nakalabas na siya. Delikado ako pag nakita kami niya. Nag-uusap dito sa loob. Siguradong panghihinalaan kami at hindi ko na mababawi yun. Talaga, yun lang nasa isip nila. Ay, Kalong! Bakit ang tagal mong buksan ang pinto? Kwan, oo! Sandali lang, Punyang! Bubuksan ko na, maghintay ka lang! Nandyan na ako!
Ay, Aling Pilang. Ano, kumusta? Mabuti naman. Nakahanda na ba yung mga dadalhin natin sa distrito ni Kagawad Roy? Uh-huh. Ay, sigurado ako. Na marami na namang taong nagdihintay doon para sa bakuna na ating isasagawa doon sa barangay nila. Mas lalong bibilib yung mga tao sa akin na ako na ang gagawin nila ang kapitan sa darating na halalalalim pila. Ay, oh, Kagawad, huwag kayo mag-alala. Kanina pa namin inihanda ni Bunjing, tapos na. Mabuti naman kung ganoon. Kailangang matapos kaagad sa lalong madaling panahon ang pagpapabakuna. Kasi ang sabi ni Dr. Chonggao, kilala mo yon, Aling Pilang? Oo, kilala ko. Sige nga, kung kilala mo, saan galing si Doktor? Sa ano? Sa China! Oh, China! Kala mo niyo. Kala mo niyo. Pilino, go! Kumuna. Alam mo, sabi niya, Aling Pilang, kailangan daw na matapos na sa isang linggo ang bakunang ito. Dahil marami pa silang pupuntahang lugar, hindi lang tayo. Maraming nangangailangan ng tulong ngayon dahil sa pandemyang ito para ma-distribute na rin ang bakuna sa COVID-19. Ganun pa? Oo. Kaya pala purado silang magsaksak ng bakuna. Siyempre Tuwad kahapon. Bakit? Kamuntik nang matusok ang kamay ng doktor na yun. Siguro dahil sa dami ng tao. Maraming tao talaga. Hinahabol din nilang oras nila. Kaya pagsabihan din natin ang mga tao na maaga silang pumunta roon sa lugar na pagbabakunahan para maiayos din natin ang pagbabakuna. Kasi kailangan din na may social distancing. Importante yan sa mga tao para hindi magkahawa-hawa kung minsan. Sige, Kagawad. At sasabihin ko kay Bunjeng para mauna na siya doon at pagsabihan sila. Ganun na lang ang gagawin namin. Nasaan pa si Bunjeng? Saan nagpunta na naman? Kanina ko pa hindi napapansin. Saan ba nagpunta? Naliligo, Kagawad! Naliligo kanina pa. Isang oras at kalahati na hindi pa tapos maligo. Sabihin mo sa Bunjing na yan at madali niyang paliligaw. Sige. Kanina ka pa siya hinihintay. Papuntahin mo siya agad doon para ma-assist na yung mga taong nandoon sa barangay. Sige na, Aling Pilang. Kagawad. Arigado. Marami lang silang naghihintay. Kailangan mapagsabihan sila na huwag silang basta-basta magpapabakuna. Kakausapin ko ang mga tao dito. Mga kabarangay ka. Nandito ako. Nandito, makinig kayo sa sasabihin ka. Ano po yung sasabihin niyo? Ano po yan, kapitan? Bakuna na Kuna natin sa kuna Kwan, huwag tayong basta-basta magpapabakuna. Nang sinasabi nilang para sa COVID-19. Kwan, kailangan siya. Amin muna kayo magpabakuna, hindi dyan. Nakayo. Yung antayin nyo muna na lang. Mas ligtas kayo dito. Kasi mo pipigilan sa mga bakunahan. Ang pabakuna dyan, mas ligtas kami dito. Huwag kayong basta-basta maniniwala na ligtas kayo sa bakuna nila. Tama na yan, kapitan. Basta dito kami mapipigilan ang pabakuna. Huwag kami na kami.
mapipigilan pa kaya ni Kapitan Karyong ang mga tao na magpabakuna? Mga giliw naming tagapakinig, abangan bukas ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Bakuna! Sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihao Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Rodito Austria. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!